Yo, what's up mga bay? Welcome back sa ating channel. Once again, mahal ko yung inyo TV. At kung bago ka lang dito sa aking channel, ay paki-click yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga gagawin nating video. Sa mga nakarang araw, hindi tayo nakagawa ng mga reaction video dahil marami tayong pinagkaabalahan na mas mahalaga kaysa dito sa YouTube mga bay, no? So, ngayon, marami na kasing mga pangyayari dito sa social media dahil sa Battle of YouTuber na marami nang nag-aaway-away, Visayas versus Visayas na. Sa mga pangyayari na ganito ay napukaw ang aking atensyon dahil merong nagpapatutsada na si Boy Tapang daw ay mang-oonse or kumukuha ng porsyento dito sa mga talent fee ng kanyang mga kasama dito sa Battle of YouTuber. At tinatanggi nila na si Boy Tapang daw ang bumuhat or nag-back up kay Boy Ungas para makapasok sa The Battle of YouTuber. Maraming mga reactionist ang akala mo galit na galit talaga kay Boy Tapang. Akala mo hindi nila pinakinabangan yung mga video ni Boy Tapang. Dahil dito mga bay, napanood ko itong video ni Coach Alexis Tolentino na nagsasabi o nagpapatunay na kung sino ba talaga ang tumulong kay Boy Ungas para makapasok sa The Battle of YouTuber. Panoorin natin to mga bay at huwag kukurap mga bay, ito ang totoo. Pagsilabay kay Boy Tapang, ano daw ba ang nangyayari? At ano daw ba ang totoo? As much as possible mga kabakal, alam ninyo na ayaw kong kumampi kahit kanino dito dahil pareho silang inahangaan ko. Pareho silang Team Visayas. Alam niyo naman po na ang aking puso ay nasa mga kaibigan ng mga Bisaya. Kaya wala akong gustong pagkihan. Pero minsan po, kailangan natin maglabas ng katotohanan, ng mga detalye para mas malinawan yung mga tao. Kasi ang dami nang nag-aaw. Tama yun mga bay, no? Ang dami na talagang nag-aaway-aaway dahil kung ano-ano na yung mga patutsada ng magkabilang kampo, ay ng kabilang kampo lang pala, sapagkat itong yung kampo ni Boy Tapang ay wala pang sinasabi, wala pang inilalabas na video tungkol sa mga issue na binabato ng mga reactionist na to, na minsan pinakinabangan yung mga video ni Boy Tapang. So yung mga reactionist na nanggagalaiti sa galit kay Boy Tapang dahil mayroon na kayong bagong idolo, may bago na kayong pagkakakitaan muli yung mga video niya. So, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo itong kay Alexis Tolentino. Why? Nag-aaway na yung mga followers ni Boy Tapang laban sa mga followers ni na Boy Bagsik at ni na Boy Lumas. Pero ano nga ba ang totoo dito? Dahil ang hindi raw matanggap ni na Boy Lumas at Boy Bagsik ay pinalalabas daw ni Boy Tapang na siya ang tumulong ni na Boy Bagsik at Lumas kaya nakilala ni MG. Totoo nga ba ito? Well, ilalabas ko sa inyo ang katotohanan mga kabakal. Ang totoo niyan, totoo po ang sinasabi ni Boy Tapang. Ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit totoo ang sinasabi ni Boy Tapang na napakabait naman talaga ni Boy Tapang. At dito po ay talagang kampi naman talaga ako kay Boy Tapang. At wala po ako nakikitang mali sa ginawa ni Boy Tapang. Kasi po ganito yan. Sa Battle of the YouTubers po kasi, mayroong Team Luzon at mayroong Team Bisaya. Di ba po ba? So ngayon, nung nagkataon na dapat lalaban si Boy Tapang dito sa Manila, kasama na sila Team Bisaya, hindi po sila maaaring makapunta nung panahon na yon dahil sila ay pinagbiyo. So ang tanging magagawa ni Boy Tapang ay magrekomenda ng ibang Team Bisaya kay Makagago para yun ang magrepresent ng Team Bisaya. Marami po sa inyo ang hindi nakakaalam na tinulungan po talaga ni Boy Tapang sina Boy Ungas at Boy Bagsik kasi nung hindi po makakapunta yung team sina Boy Tapang dito sa Manila, ang nirecommend po niya kay MV, alam ko po yan, nakikita ko niya, nakakilala ko. Ang nag-recommend po daw kay MV ay si Boy Tapang na ang balik na lang sa kanya since na hindi siya makakapunta ay si Boy Tumas at si Boy Bagsik. Yan po ang
Oh, narinig niyo yun, mga reactionist na kagaya ko. Pero mag-isip-isip naman kayo. Huwag mo nang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw na kayo ng ngaw-ngaw, naniwala ka agad kayo sa idol nyo na bago, na malakas ang hype. Ang nangyari kasi, mga bay, itong si Boy Pungas ang dahilan kung bakit nagkakampi-kampi na ang Visayas versus Visayas. Dapat sana, ginawa niya yung ganong paghahamon sa magandang paraan. Hindi yung naggawa siya ng poll para na kung sino yung gustong makalaban sa kanya. Gumawa siya ng video na hinahamon niya si Boy Tapang. Ngayon, pagka hindi pumalag itong si Boy Tapang, ay palitan na lang niya yung pangalan ng kanyang pangalan na Boy Tapang ng Ronnie Suan. So, sobrang taas na ng ihi nitong Boy Ungas ninyo, mga reactionist dyan. Sobrang taas na ng ego nito. Akala mo, sikat na sikat na. So, mga reactionist dyan, makinig kayo dito kay Coach Alexis Tolentino. Ito pa, pakinggan niyo natin. Ang tinutukoy ni Boy Tapang na tulong. Yan po yung hindi maintindihan ni na Boy Ungas at ni na Boy Pagsik. Na sinasabi nila, sumikat sila sa sarili nilang kakayanan. Totoo naman, sumikat naman talaga si Boy Ungas at yan, si Boy Pagsik sa kanilang video. Pero kasi ang pinag-uusapan dito ay yung nagrekomenda kay MG. Kasi yung maglalaban dapat ang Team Visaya at Team Luzon, si Boy Tapang at yung grupo niya ang dapat nalalaban at magre-represent ng Team Visayas. Nga lang, hindi sila pwede makapunta dahil sila ay loyo. Kaya nirecommend nila si Boy Ungas at Boy Pagsik. Yan po ang katotohanan. At wala naman po akong narinig na mayroong siningil na pera si Boy Tapang. At kung saka... Ito, yung sinasabi ng isang reactionist dyan. Iniidolo ko dito yung reactionist na to. Actually, nakasubscribe pa ako hanggang sa ngayon. Itong reactionist na to, talagang inangahan ko kung paano niya ipagtanggol itong si Boy Tapang. Lahat naman sila, tatlo yan eh. Tatlo yan. Tatlo yung reactionist na yan. Hali naman, ang tulad na sinasabi ng iba na si Boy Tapang ang gustong maging manager sina Boy Pagsik at Boy Ungas, at syempre naman pag manager ni Cut Off talaga yan. Wala rin naman pong masama doon kasi nakusend sa atin. Lalo na kung hindi madami ang ating subscriber. Nakikita niyo ba, nung bago pumasok sina Boy Ungas at Boy Pagsik, napaka-kaunti ng kanilang subscriber. Ang nagdala po sa kanila ay si Boy Tapang. Kasi pwede po yan. Isipin nyo, si Boy Tapang, dinala na niya si Mr. Chus, si Teng Bisaya, ngayon dinala niya pa yung kapatid niya. Pwede po yun. As long na may magpa-backup sa inyo na madami followers or subscribers. So ngayon, kung sakaling katulad ko, asabihin sa akin, may isa sigurong manager or kasama sa Battle of the YouTubers, sasama kita sa grupo ko. Ako ang manager mo. Ito ang kukuhanin mo. Papayag ka ba? Siyempre, papayag ako kahit sabihin mo nga na wala akong kitain eh. Kahit sabihin mo na wala akong talent eh. Mapasama ka lang sa Battle of the YouTubers, malaking pera na ang makukuha mo through social media. Facebook, YouTube, plus mas makikilala ka. Yun yung hindi naiisip ni na Boy Ungas at nila Boy Pagsik. Unang-una, walang kinuhang pera si Boy Tapang sa kanila. Pangalawat. Dagdagan ko lang yung hindi nila naiisip. Yung makukuha nila doon sa social media ni Boy Pagsik at ni Boy Ungas. Hindi nila maiisip yon. Kasi tingnan nyo, ang meaning ng Boy Ungas, bobo. Meaning ng Boy Ungas, walang kwentang tao. Walang alam. I-search niya yan. So sabihin niyo, baka sabihin niyo nagluloko ako, nagsisinungaling. I-search niyo sa Google or sa dictionary. I-search niyo, mga bay. Kaya naman hindi nila mag-gets yung ganong issue, mga bay, no? Hindi nila mag-gets yung ganong scenario. So, tuloy pa natin.
tinulungan talaga sila. Alam nyo ba, ito ang hindi alam ng marami, si Boy Tapang ang nagtulak kay MG na pasamahin ako sa Battle of the YouTubers. Yes, totoo po yan. Diba? Ako po ay kasama na sa Battle of the YouTubers. Kaya ako ay tinitira din ng Bad Boy ng Cebu na yan. Yan si Bad Boy ng Cebu na yan, may araw yan sa akin. Gagawa ako ng video sa iyo, Bad Boy ng Cebu. Ayan. And dahil ba tayo? Si Boy Tapang po ang tumulong sa akin. Tumulong sa akin para mapansin ako ni MG. Alam niyo naman na ang tagal-tagal ko nang gustong pumasok ng Battle of the YouTubers. Tamin si Boy Tapang lang ang tumulong sa akin. Wala namang hiningi sa akin si Boy Tapang eh. Alam niyo yun? Ganyan kabuting tao si Boy Tapang. Hindi yan humingi sa akin. Hindi yan na morsyento. Kahit nga, mamorsyento siya eh. Kahit nga siya ang manager ko. Kahit na... Ano, mga reactionist dyan. Yung tumatawag sa kanya ngayon ng Boying. Yung tumatawag ng Boying kay Boy Tapang ngayon. So, sagutin nyo to. Nasaan yung ebidensya nyo na kumukuha siya ng porsyento doon sa mga talent fee ng mga kasama niya sa Battle of YouTuber. Ngaw-ngaw na kasi kayo ng ngaw-ngaw, eh wala pang nangyayari. Kung basta ilabas nyo kung ano yung totoo, hindi yung puro galit kayo sa sarili, sa dibdib nyo. Ano ba? Dahil hindi ba kayo pinansin? Dahil hindi ba kayo binigyan ng heart dyan sa mga comment nyo? O hindi ba kayo pinagkakausap? Galit kayo? Dahil iniidolo nyo siya pero hindi niya kayo pinapansin? Ano ba talaga ang totoo? Bakit kayo galit na galit kay Boy Tapang? Hintayin nyo munang magsalita yung tao bago kayo magngangangak-ngak dyan sa mga studio nyo. Wala siyang ibigay sa akin na talent fee. Okay lang. Kasi meron akong social media. Meron akong YouTube. Kikita na ako sa YouTube. Yun pa lang, malaki na ang pasasalamat ko. Kaya hindi ko alam kung bakit ba nagagalit itong si Boy Tungas at si Boy Bagsik na wala namang kinukuha sa kanila. Wala pala eh. Never man na magiging manager nila si Boy Tapang, eh bibigyan pa rin naman sila ng 50,000, ang laki pa rin nun. Eh ako nga, kahit hindi ako bigyan eh. Okay lang yun. Ang importante, tulungan ako. Gaano kahirap makapasok sa mga ng YouTubers? Especially ngayon, ang daming gumagawa ng eksena sa social media, ang daming gumi-epal, mapansin lang, hindi makagago. Ang problema kasi minsan, kahit maingay ka na sa social media, kung walang magbaback up sa'yo na kilala ni MG, hindi ka makakapasok sa Battle of the YouTubers. Yan ang realidad na kailangan ninyong malaman. Kaya hindi ko gusto yung ginagawa ni Boy Bagsik at ni Boy Ungas na pag-away kay Boy Tapang na napakabait naman. Tama naman talaga dun si Mr. Alexis Tolentino, mga bayno. Okay. Napaka inappropriate kasi yung hinamon niya ni Boy Ungas, si Boy Tapang ng suntukan sa taas ng ring, eh samantalang iniidolo niya to. At ang usapan dito kasi, mga bay, ay Team Visayas versus Team Luzon, hindi Team Visayas versus Team Visayas. So dito na yung sinasabi ko na nagkaroon na ng pagkakampi-kampi yung mga supporters ni Boy Tapang at mga supporters ni Boy Ungas. At marami na talagang nagkakagulo sa mga comment section ng mga video, sa mga video ni Boy Ungas. At malinaw naman na sinasabi ni Coach Alexis Valentino na si Boy Tapang talaga, mga reactionist, hindi kayo ang nagpa-hype kay Boy Ungas. Si Boy Tapang talaga yung nagbitbit o nagdala kay Boy Ungas sa Battle of YouTuber. Malinaw yan, mga bay. Sa mga reactionist, nangangaw nang ngangaw dyan, paano nyo nasabing kayo? Paano? So, paano sa mga reactionist dyan na nagsasabing dahil sa reaction video nila, kaya napansin yung makagago yung si Boy Ungas at nakapasok si Boy Ungas sa Battle of YouTuber. Sagutin nyo to, itong sinasabi ni Coach Alexis Valentino. Dapat maglabas muna kayo ng totoong ebidensya, maglabas kayo ng matibay na ebidensya na si Boy Tapang nga ay kumukuha ng pera doon sa mga talent ng Battle of YouTuber.
Huwag mo nang ngawa na ngawa. Huwag mo nang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Huwag paandarin ang mga bibig natin. Huwag paandarin ang inyong mga malalawak na bunganga para lang magkaroon kayo ng views. Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano yon? Natatawa ako sa mga reactionist. Kasi dati, sa mga reactionist na to, halos sambay nila si Boy Tapang. Halos sa... maglumuhod na sila para lang mapansin sila. Nang hindi sila mapansin, hindi sila binigyan ng heart comment dyan sa mga comment nila, eh, bumaliktad sila. Ano yun? Ano yun? Pinagkakitaan nyo din yung tao, sa totoo lang. Real talk yun. Real talk. Pinagkakitaan nyo siya, si Boy Tapang. Dahil sa, kunyari, ay iniidolo nyo siya. Kunyari, ay hinahangaan nyo siya. Ngayong may bagong sumisikat, papasibol na pasikat, lilipat kayo sa kabila at sisiraan nyo yung dati nyong pinagkakitaan. Ano yun? Mga balimbing. Balimbing ang tawag doon. Balimbing talaga. Balimbing ba? O balimbing nga. Balimbing ang tawag doon. Mga balimbing. So, sa mga reactionist dyan na tumitira ngayon kay Boy Tapang, belat na lang kayo. Hindi kayo pinansin. So hanggang dyan mga bay, ang ating video mga bay, no? At asahan nyo may mga susunod pa dito kasi talagang mainit na mainit yung mga bakbakan ng mga reactionist na to at kampo ni Boy Tapang at ni Boy Ungas. So, kung bago ka lang sa aking channel, bahala ka na. Kung gusto mong i-like o kung gusto mong i-subscribe yung aking channel, bahala ka na.